Okay, so good day guys. Today, magkakaroon ako ng demonstration regarding sa kaibahan ng performance ng isang short tip spark plug tsaka sa long tip spark plug. So, sa video na to, gagamit ako ng isang mas magandang klase na short tip, which is a Bosch Platinum. So, magandang klase ng spark plug to, mas mahal. Then, ang gagamitin ko naman na long tip is itong 2-year-old long tip NGK spark plugs ko. So, nilinis ko lang siya, then nireg up. Titingnan natin sa dalawa kung sino sa kanila yung mas magandang performance pagdating sa makina. Okay, so pagpasensyahan nyo na ako, mayiging mahaba yung video kasi ayoko lang magkaroon ng cuts para makita nyo na walang editing or walang binago sa video na to. Okay, so isasalpa ko muna itong short tip spark plug. Okay, so yan ay kabit ko na yung spark plug. So, bago ko siya paandarin,
Ayan, pakita ko muna sa inyo, nasa normal operating temperature na ang ating gauge. So pinainit ko na yan kanina before yung video. So para makita nyo rin na nasa normal condition yung engine sa test na to, okay? Okay, so pawandarin ko na yung makina. Okay, so ayan, ililista natin ngayon yung reading RPM. Ito ilang RPM, that's 720 700. Okay, 7 i-record natin yung pinakamataas na reading, 720. So 720 RPM sa Bosch 720 RPM. Okay. Then yung timing. Okay. So hindi siya masyadong kita sa video, pero timing is 8 degrees before top dead center, ignition timing. And then yung vacuum, okay, vacuum reading is 18.5 to 19. So wala pa siya sa 19 eh, 18.5 to 19. O, gawin natin mga 18.8. Vacuum. Okay. So, ito yung reading ng ating engine nung Bosch Platinum ang nakakabit. So, ngayon papatayin natin yung makina, ikakabit naman natin yung aking 2-year-old, ayan, 2-year-old spark plug. NGK lang to, NGK na long tip. So makikita nyo, madumi-dumi pa siya, nilinisan ko lang yan. Ayan. So isang set yan. Okay. So patayin ko muna yung makina.
Okay, so ngayon ikakabit ko na itong mga long tip spark plugs ko. Okay. Yan. So puro used 'yan. Nilinisan ko lang 'yan. Okay, so nakasalpak na ngayon yung spark plugs. Pa-underin na ulit natin yung makina. Okay, so sa RPM, sa long tip 9GK, is 780 ang pinakamataas niya. Yan, 780. So 780 RPM, NGK, 780 RPM. Sa ignition timing naman, 8 degrees din, 8 degrees before top dead center. So pareho lang sila nung degrees. Okay, sa RPM kanina 18.8, ngayon 19.5 or 20. O sige, let's say 19.5 ang vacuum reading niya ngayon. Okay. So 19.5 vacuum. Okay. Ayan. So, ayan, kitang-kita na. So, sa demo na to, hindi ko naman sinasabi na mas magandang klase ang NGK. Kasi, as we all know, platinum, kung makikita nyo, parang karayom na yung tip niya. So, magandang klase ang Bosch Platinum. Ang problema lang, kaya mas maganda ang performance sa RPM, 780 RPM compared sa 720 sa Bosch. Then sa ignition timing, pareho lang naman yan. Kasi ignition timing naman, nakadepende kung paano mo sinet ang distributor. So sa vacuum, mas maganda rin ang vacuum reading natin sa NGK. It's 19.5 sa 18.8 vacuum ng Bosch. So wala tayong binago. Nung akong ginalaw sa distributor, wala rin akong binago sa carburetor. Nagpalit lang tayo ng spark plug. Gumamit lang tayo ng spark plug na tama dun sa makina natin.
So malaking bagay ang naidulot nung long tip spark plug sa performance ng engine. So mas napapalakas ng long tip spark plug yung engine natin ngayon since yun ang tamang spark plug sa kanya. So remember guys, may mga spark plugs, ay may mga makina na hindi pwedeng gamitan ng long tip spark plugs. Kailangan sa kanila short tip lang. Kasi tatamaan ng piston once na mag-top dead center ang piston. So papalya lang yung makina nyo. So better know, alamin nyo kung ano ba dapat yung spark plugs ninyo. So mas maganda, kasi itong makina ko, talagang naka long tip spark plug to. So mas maganda performance ng makina ko sa long tip spark plug. Okay, so may video ako na ginawa. Panoorin nyo na lang yan kung paano nyo malalaman kung pwede nyo bang lagyan ng long tip spark plug ang inyong Toyota 4K or any engine nyo. Kasi mas maganda talaga kung naka long tip. Kasi mas malapit sa center ng combustion chamber ang tip ng spark plug, mas nasusunog niya lahat ng air and fuel mixture sa loob ng makina. Okay? So, panoorin nyo na lang yung video ko. May ginawa rin akong video paano malalaman kung pwedeng gamitan ng long tip spark plug ang makina nyo o hindi. Okay? So, yun lang. Maraming salamat.